driver po namin. Sir, pero yung iba po dyan hybrid kapag na... So may gasolina pa rin? Yes po sir. Pero pwede ganing electric. So pag nalabot po, ayaw po kayo. Sir PJ. Tignan na natin yung power sir, tsaka yung pakiramdam. Wow. Sir, thank you ah. Wait ka na ako doon. Ano pa nung unit? Oo, Bihari. Yes po. India? Wow, ang tahimik. Meron po siyang speed selector po. Kung gusto mong mahina lang o malakas. Ang lakas ng torque niya, ang lakas ng power, no? Meron po, naka-medium lang po. Oo. Pag-trenet mo ba yan? Wow! Palagay ko pwede na sa pataas, no? Pwede sa pataas po. Oo, high-low. Kaya lang, ini-implement natin ngayon yung mga charging stations, no? Dapat sana may charging station na rin, ano? Oo. Kung hindi, pwede ka makicharge sa mga bahay-bahay, no? Magbabayad ka nga lang. Wow! Full na kagad yun. Pero syempre kakagamit mo na ito, matatansya mo na eh, no? Saka maganda sana kung may extra battery. Kaya lang, malong battery pala, no? Kaya pag-ipunan mo. Hindi pa pwedeng ano, hindi kayo papayag, no? Na gagawa silang sarili nilang battery. Mawawala na sa warranty yun. Pero 60 volts lang naman, di ba? Kaya sundin mo yung 60 volts. Lima, under na yun. Buti maganda yung voltahin nyo dahil pwedeng ano, yun ang maganda rito sa sasakyan na to. Pero hindi ko ginagawa, hindi ko sinasabing gawin nyo yun. Ang sinasabi ko lang pwede siguro dahil nga 60 volts din naman. High current din naman. High current. Powerful, grabe, powerful. Ganda. Kaya mura ng down payment, no? Nakagulat, yes po, no? Sir. Bakit ganun lang yung down payment, no? Meron din po kaming financial na 4 installments. Oo nga. Ano yun? For 2 years? 3 years, no? So po, sir. Meron po kami 36 months. So, oo, 3 years. Yes po. Ang kapartner po namin is Agribox. Siya po yung financial. Ito, full battery. Lakas ng power. Opo, sir. Na stress test na ba yan, sir? Talagang inabuso na yan? May gumagamit na yan? Yes po, sir. Tawag ko dito. Main... ine-endorse na po namin sa mga TODA mainly. Yun nga eh. Meron na po yung mga unit sa Naga po sir. Sa Naga. Mga TODA po ginagamit na po yung Biharium po yun. Biharium. Bihari sir. Bihari. Yes po. Ito rin oh. Grabe ito mga to. Ano sir, nare-register na din po kasi ito sa LTO. So, kung gagamitin sa ano, sa business, sa kalye. Business, yes sir. Hindi po kayo ma-hassle, hindi kayo mahuhuli dahil may papel. Tsaka yung tao, kailangan may lisensya rin pala. Nakita yes, ko eh, lumabas na rin. Kailangan lisensyahan na rin ito, yung L1, L2, L3. Sabi yes, nila. For safety din po kasi ng driver, passenger. 362, no? Kaya lang yung battery, no? Kasama ng battery. Bago kasi, bago pa kasi. Yes. Hindi pa nagpalit sila. Siguro kinita na nila yun. Yes sir. Actually meron na kami ano sir, client dyan sa Batangas. Nagamit sa subdivision. Service. So 1 year pa lang mahigit. Nabawi na niya. Yun ang maganda no, papasok ka sa subdivision. Yes sir. Hindi maingay. Hindi kagaya ng mga tricycle na tatatatatat. Actually mga subdivision sa nag-implement din nung sinasabi niyong Batangas. Ganun. Ayos, ang ganda sir. Ganda, ang laki. Ngayon lang nakakita ang ganito kalaki.
Nakita ko yung sa internet ha. Nakita ko ang ganda ng mga kotse niyo. Nasaan yung mga kotse niyo? Sa labas? Wala kami at the moment. Hindi kami nakapagpareserve ng mga parking. Pero ang ganda. Ganda ng forma. Pero ngayon kaganda niya sir. Customizable ba yan? Pwede kayong kamili ng kulay. Na-excite ka ako nung nakita ko sa Facebook to eh. Sabi ko pang klase to. Tignan mo naman, no? Ano ibig sabihin ito? 500,000? Yes, sir. Yan yung starting price natin. Yan, ang pinakamahal na namin, sir, is this one, yung white. Ang price niyan is 800,000. Yan, express legal na yan. Ilang tao kayo yung sakyan? Lima, sir. Lima? Yes, sir. How many, gaano kalayo? Isang charge? Isang charge, sir. Itong mga slow speed car. 100 to 120. Ito sir, pang-elex natin, 138. Wow! Kilometers per hour. Ah, sorry, 138 yung distance na kaya nga. Oo! Hindi hanggang 5. Yes, and then 5 yung tao na kaya niya. Yeah. Oo nga, pwede to sa mga subdivision service, no? From inside to, kahit pataas siguro. Yes sir, ang climbing angle niya is 40 degrees. Wow! So, kakayanin. Pataas pero siyempre sir, pagka habang nagmadami ang load, bumababa niya ng 30, 35. Tsaka habang tumatanda siguro yung battery. Ano to, yearly palitan? Ay, di naman sir. Ang battery niya, sir, dalawa offer namin. Yung normal car battery, lead acid and lithium. Acid. And pag lithium, sir. Lithium maayon. Yes, sir. Ang battery nung tumatagal ng 8 years, 9 years. Pero magkano yun? Paano magkano, sir? Yung battery lang. Oh, yung battery lang. Para magpapalit sila. Ah, okay. Yung battery kasi, sir, wala pa kami fixed price. Aha. Kasi iba yung shipping ng battery. Kaya lang yung main car is mura, no? Yes, sir. Mura siya. Ano yung fiberglass? Paano nyo nagawa na ganyan yung forma niya? Fiberglass? Hindi naman standard siguro ang size niya, no? Maliliit lang din siguro. Mas maliit ng konti sa wheel. Aha. Ah, malaki din. Yes, sir. Pero ang pinagkaiba talaga, sir, yung tires niya maliit. Nasa R13. Ayan na, tigaw mo ang forma, oh. Ano pa? Yes, sir. Pwede nyo i-customize ng ganyan yung kulay, sir. Buto. Ah, so hindi pa ganito yung makukuha nila? Ito, sir, ngayon, yan yung amin talaga. Yan yung actual cars namin. Pero yung makukuha ng customer, plain depende lang sa kanila. Kung gusto nila na violet, yan sir. Yan. Bahala kayong mamili, sir. Kung anong gusto nila. So, bibigay niyo sa kanila yung kulay na gusto nila. Yes, sir. Yung kung gusto rin nilang paghaluin, pwede rin namin gawin yun. And, full electric lahat yan, sir. Pero meron kami solar and rain check center. Pwede rin natin gawin. Sige. Ang ganda ng design nyo, nakakagulat eh. Sa anong page yun, sir? Pinay Adventure Rider. Tapos, you can see, it's 48 volts. Alam niyo yung 48 volts is same as truck battery, 24 volts times 2. Lead acid, 650 watts, 25 to 35. Usually naman yung range is 60 km. Malayo na yan. Malayo na to. Ang speed, di naman natin kailangan magmabilis. Sa media pa lang. Coverage po natin is nationwide. Nationwide. Sa ASD na lang talagang marami na siyang na sell out namin. Magkano kaya, sir? Magkano? Ito po, sir. Without roof, with roof. Three-wheeler. So, ang maintenance nito, paano? Meron sa inyo? Meron ba ito? Meron, sir. Ano naman, normally naman sa mga e-bike is ang maintenance lang namin yan yung mga brake. Adjustment ng brake. Siyempre, yung pinakaano niya is battery. After 2 years? Opo, lifespan niya, yun yung buwan niya ito, 2 years. Pero yung mga switch kaya, yung mga switch. Ano na yung cover naman din ako namin ng warranty. Matibay naman siguro yan. Yes, of course. Kasi yung mga parts na gamit namin is talagang may logo ng Hataso. So, ibig sabihin eh, pinanggagalingan talaga yung part. This is Hataso, China? China. But we assemble here in the Philippines. Ang ganda oh, tignan mo yung ano nyo, yung ito, ang ganda ng battery bay nandito sa ilalim. Huh? Galing. So it's a speed, ang ganda ng ano niya, speed niya, 30 km. So bago siya ng 98 km sa full charge. 98 km. Ba't saka bago? At bago, oo. Saka yun nga sir, pero yung top speed talagang 30 na 30 kasi as per rules ng LTO less than 50 km hindi na kailangan na parking saka yung 30 mabilis na yun nakamotor nga ako tumatakbo na ako na 50 dyan sa EDSA maganda pa ng forma nyo ganda wow yun ang mga uso kayo. Ah, meron pa rito. Yeah, boy!
Pag ginutusan ka ng magulang mo, hindi ka na magre-reklamo. Nay, nay! Ako na! Ako na! Nay, ako na! Mauwi sa asawa mo pagka umalis ka kasi walang soundless eh. Oo nga, no? Come to my beer! Galing, galing! Gawa nyo yun, sir. Maingay o. Pag ginto mo palang sa harap, eh, durdudud. Alam, galing to sa ano, anong oras na? Oh, galing sa inuman to. Ah. Tignan, amuyin ko nga kung amuy, ano, amuy sa banaba. Amuy chico. Wow, this is a big event. Teka, hindi pa tayo tapos. Mexican power source. Fast charger. Maybe this is the DC. Hello sir, vlogger po. Ito po yung fast charger na tinatawag? Yes sir. How many hours pag sinabing fast charger? An hour. So this is DC to DC? DC to DC? Yes sir. Actually, rectified na sir yung ano, yung voltage dyan. So ang lalabas dyan is 60, gano'n? 60 volts or something, no, or adjustable? 200 to 520 volts DC sir. Pero 1 hour lang, no? 1 hour or less, sir. So anong deal dyan? Bibili nila yung unit o sa bawat bayad, sa bawat charge? Pwede yun, sir. Pwede siyang commercial or pwede siyang personal use. Sinong kukuha niyan yung mga gasoline station? Gasoline station, restaurant. Nakailan na kayo? Wala pa kami installation yan, sir. Dito. Wala pa! For the first time for the exhibit lang, sir. Pero marami na kami customers sa... Ibang bansa. Yes sir, thank you. Oh, ito na yung tinatak kasi lumikot na ako eh. Yung problema ko yung fast charging eh. Meron na pala eh, ano? Meron sir. Mexicom eh. Wow! So may presyo ba yan? Ngayon wala pa? Introductory pa lang? Wala pa sir. Oh, sige, titignan ko na lang yung unit to. At least mailabas natin. Okay po. Na mayroong fast charger. Thank you sir. Salamat po. Mexicom, here it is. Ay, ito sir, pakipicture na lang kasi naubusan ako ng sticker eh. Tirami ko nang nabigyan eh ito. Ito yung fast charger, ayan oh. As you can see oh, DC oh. Ito yung pagka nag-easy ka, will take you 5 hours. Pero pag nag-DC ka, will take you 1 hour. Ayan. So ganun din, magbabayad ka pa rin through RFID. So ito na yung fast charger. Para syempre hindi ka naman magantay ng 4 na oras dun sa gasolinahan, di ba? Dahil bumabiyahe ka nga eh. Doon kasi masisira minsan yung gasoline versus battery. Kasi pag nagantay ka, so hindi dapat ganun katagal, actually 1 hour kasi pag nag-fill up ka, hindi naman naabot ng 1 hour, minutes lang, pero ito actually abot pa rin ng 1 hour. So this, ito yung fast charger system. So that's it, no? Itong electric vehicles na to, this is supposed to be the future na para makaiwas tayo sa fossil fuels, which is the gasoline, coal, crude oil. Kasi sabi ko nga sa inyo, binaon na nga ng nature yung mga yun eh. Binaon na sa ilalim ng lupa para mabalanse yung kondisyon ng ating mundo. Maging habitable. Pero na-discover na ng tao na i-extract yun. I-extract yung fossil fuel na yun. Kagaya ng crude oil na ginagawa natin gasolina. Natural gas and coal na ginagamit natin para sa ating mga power plant. So binabalik natin ulit yung carbon dioxide, carbon monoxide balik sa atmosphere. Kaya nagkaroon ng mga electric para mawala na yung ano, sobrang dependence natin sa fossil fuel, which is still a long shot, no? After many years, still a long shot. So isa rin kasi sa advocacy ng Pinoy Adventure Rider is to fight climate change. Kaya nagko-cover tayo ng mga electric vehicles and bicycle events. Kasi yun ang mga tinitignan nating solution. Pero actually hindi pa tayo, yung tao mismo hindi pa handa eh. Hindi pa handa para sa ganun eh. You just keep on fighting, pero malabo di basta, pero kailangan lang nating subukan. Maaring
Maaaring may chance. May chance pa. Sis, okay yun. Okay yung mga nakita natin mga kotse. Motor, kotse. Okay ba? It's a start. Iba, gawa ng estudyante, no? Iba, gawa ng estudyante. Sponsored by DOST.